Pero hindi lahat ng kasong nahahagip ng CCTV camera na uuwi sa pagkalutas ng kaso at pagpapanagot sa may sala. Sa San Andres, Maynila, isang CCTV footage ang nakahagip sa pagdukot ng isang babae at lalaki. Pasado alauna ng madaling araw ng July 4 nitong taon, isang SUV ang nakailang ikot sa isang kalsada. Sa isa pang video, makikita ang isang babae at isang lalaki na naglalakad. Maya-maya pa, nakabuntot na ang naturang SUV sa kanila. Sa isa pang anggulo ng CCTV, nakuna naman ang paghinto ng SUV at pagbukas ng mga pinto nito. Ilang lalaki ang bumaba at tila tinutukan ng baril ang babae at lalaki. At saka pwersahang isinakay sa sasakyan. Sino ang mga biktima at ano ang motibo sa pagdukot sa kanila? Ang babae sa CCTV, kinilalang si Ana Meline Lunar, 35 years old. Nakausap namin ang kapatid ni Ana Meline na itatago namin sa pangalang Sofia. Hanggang ngayon, wala pa rin silang ideya kung nasaan si Ana Meline. Kamusta yung pamilya niyo na araw-araw naghihintay ng balita kung ano na nangyari sa ate mo? Gabi-gabi po, na kung alam niyo lang po, nag-iiyakan na kami sa amin. Lalo po yung magulang ko, iyak na po nang iyak yung mga yan. Bigat? Sobra po. Sobrang bigat po talaga sa amin. Lalo po sa daddy ko na hustisya na nga lang po ang habol niya eh. Dumating na po siya sa point na nagsisigaw na siya sa mga presinto na hinahanap na sinisigaw niya yung pangalan ng kapatid ko. Baka may nakakilala o kaya baka nandun siya tinatago lang. Bago mawala ang kanyang ate, nagpaalam daw ito na pupunta sa presinto para makipag-areglo sa kinasangkutang banggaan ng sasakyan. July 3 po, huli namin nakita yung ate ko. Nakausap po siya ng asawa niya. Meron daw po doon banggaan hanggang sa matapos po sila nagka-aregluhan sa Traffic Bureau. Laking pagtataka raw nila nang biglang hindi na makontak si Ana Meline. Simula po noon, hindi na po siya nagtumawag. May mali na dito. Ilang araw na po, wala pa rin pong paramdam. Kinabahan na po kaming lahat eh. Hanggang sa humingi na sila ng tulong sa mga pulis at idineklarang missing person si Ana Meline. Nagtanong na po kami sa barangay na nasa sakupan nun. Nakonfirma po na may report daw po na meron nga daw po sinabi na kidnapping doon. May na-recover kami na gamit. Dalawang pares ng chineras, isang bull cap. Nakonfirma namin na sa kapatid ko nga po yun. Hanggang sa mapasakamay nila ang kopya ng CCTV sa lugar. Dito na sila nagulat sa kanilang nasaksihan. Hanggang sa yun nga po, may na-recover kami na ganong footage. Gumagulhol po kami lahat na yung ganon yung ginawa sa kapatid namin. Mula doon sa tanggapan ng Traffic Bureau ng Manila Police District ay tumawid ng kalsada si Ana Meline at kanyang kasama at naglakad dito sa kahabaan ng Dr. Alejos Street. Sa tabi ng SUV na ito, pumarada yung isa pang SUV. Mula doon, nagbabaan yung mga lalaki at pwersahang isinakay sina Ana Meline at kanyang kasama. Bukod doon sa CCTV camera na nakunan yung buong pangyayari, ay may mga residente rin dito na personal na nasaksihan yung pandurukot kay Ana Meline at kanyang kasama. Tinakot daw sila ng mga suspect at sinabihan sila na huwag makialam. At sa takot, ay pumasok na lang sila sa kanilang mga bahay. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang mawala si Ana Meline, pero wala pa rin silang nakukuhang impormasyon kung sino ang dumukot sa kanila. May asawa at dalawang anak si Ana Meline na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Lumapit na po kami kung saan-saan. Nag-iantay pa rin po kami ng report sa kanila. Sinubukan naming humingi ng update sa La Loma Police Station tungkol sa kaso ng pagdukot kay Ana Meline at kasama niyang lalaki. Itong La Loma Police Station dito sa Quezon City, ang unang humawak dun sa investigasyon ng pagdukot. Susubukan natin kausapin yung investigador. Nasa ano na daw po yung case? Nasa anti-kidnapping group na daw po sa karami.
Doon na po na-turn over yung case. Ano yung mga hawak ninyo na binigay ninyo sa AKG? Lahat po ng ano po, copy ng CCTV, mga ano po, turn over na po doon sa ano, sa investigator po ng AKG. Ayon sa anti-kidnapping group ng PNP, naipasa na sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ang kaso. Patuloy daw na gumugulong ang investigasyon nila rito. As of this time, we are conducting thorough investigation na on the possible involvement of a PNP personnel or any PNP personnel po dito sa alleged kidnapping, ma'am. Wala pa pong suspect na nakikita, ma'am, sa incidenteng ito. However, premature pa para mag-link no ng any PNP personnel sa incident na ito. But may mga efforts na din po kaming ginagawa, lalong-lalo na po yung mga investigador po namin. Wala pa rin linaw ang kinaroroonan at kalagayan ni Ana Melin. Tanging ang mga CCTV footage na ito ang pag-asa nila Sofia para malaman kung sino ang nasa likod ng pagdukot sa kanyang kapatid at kasama niyang lalaki noong gabi ng July 3.